the recent patch which was done earlier. Ngayong araw lang na to yung patch kanina. So kung hindi pa kayo nagbabasa, guys, basahin nyo na yung recent patch. And with that, Arkangel Super Munching, baban out din naman ng isang Johed na naging masakit sa ulo kanina. Coming from Team Payaman. Right now, sino pa nga ba yung pwede nilang iban? Pwede sila mag-ban ng Selena? Pwede rin namang Benedetta? Para as a means of respect ban as well? Kasi masakit nga naman sa ulo yung ginamit ni Arkangel Super Munchie kanina or mismo ni Kram na Benedetta. Pero sabi nila, yan mo na yun. Ling muna ngayon. And Mathilda, Selena, ang daming pwedeng open dito for the side of Arkangel Super Munchie. Mathilda, locking in. Team Payaman, the reaction time. Ano ba magandang pwedeng isagot dyan? They can still go for a Phobius. Pwede rin silang kumuha ng Benedetta. Well, PNK, closing that early PNK kasi nga naman baka makuha ng Arkangel Super Munching ito. Pwede nila actually ulitin eh. Yung style na kanina, Mathilda plus that Rafaela, carry, di ba? Pero yung the way this Arkangel draft right now, hindi nila iniipit yung Team Payaman to pick a specific hero na hindi nila kabisado. Benedetta, usual that's for Kram, I believe, kung ito magiging side lanes. Next pick for the side of Arkangel Super Munching, support pwede pa ulit or strong side lane. Uranus gumana naman eh, mahirap punitin. Well, back siya. Ito ba yung same style na gagawin nila na Uranus retry? Abang ngayon naman is back siya retry. Pakikitaan ba tayo ng ganitong style ng Arkangel Super Munching? Pwede rin eh, kasi kung kanina nga nasabi mo gumana, no? And rotation, kasi for now, no, pinapalitan ng Mathilda yung kaninang ginawang function ng isang Rafaela. So, rotation-wise, kung kanina masyadong naging masakit sa ulo kasi bumilis ang movement speed with the Holy Blessing coming from Rafaela kapag nag-heal siya, right now, you still have that with a guiding wind coming from Mathilda himself. Pero, Team Payaman, they won't heed your call, Prof. B. Hindi muna sila magra-Rafaela. Rather, they would like to secure ito munang Lunox kasi pinakitaan sila ng Baksha eh. So, Baksha is a tanky hero. Kung yan man yung gagawin nilang core hero, no, katulad ng Uranus kanina, kinakailangan ma-shred siya agad-agad. Or kinakailangan ng someone na pwede siyang i-shred at the same time, merong means of escape. Well, Lunox does have that. Pwede siyang mag-shred. Pwede rin naman siyang umalis with the order on power of brilliance. Ayun. Speaking of shred, inalis nila isa sa mga pang-perwisyo against a Baksha. Or even Benedetta as yung CXB. Di ba? Kasi hindi naman masyadong lingid sa akalaman ng lahat na yung XB isa sa mga strong hero. I don't know lang nung kaninang kalaro kung XB kaninang umaga. Iba yung naging resulta, Jay. Oscar! Si Bobby ba yan? Si Bobby! Si Bobby yun. Si Bobby. Action lang talaga yun. And now, Lancelot for the side dito ng Team Payaman. Good move! Lancelot, kaya bang punitin ang isang Baksha? Ang pinakatrabaho talaga ni Lancelot is to clean somehow the quick lineup dito. Like for example, yung Mathilda, kung malusutan niya, maaari. Sila medyo nagulat ako sa biglang liko on how they go, but still, nagtitiwala sila sa fast movements ng carry. Sino ngayon ang babantay sa kanya? Is it the Mathilda using the guiding wind plus the purify para malaki ang chances ng survivability, or Selena deploying those traps para maging CCTV if ever may upcoming na gank na mangyayari going against this carry? Alam mo, pwede yung dalawang sinabi mo eh. Kasi yung composition ng lineup ng Arkangel Super Munching, there are the type of composition na nagda-dive in. So for that to happen, eto nga namang carry, may iiwan siyang nag-iisa, no? So, well, pwede rin naman yung Baksha. So, pwede niyang i-save yung kanyang Tortoise Po Science para linkisan yung carry kung sino man yung lalapit, and pwede rin siya magbato-bato nung shield unity na meron yung Baksha. Kasi pag naglaland yon yung plato, yung palanggana na binapato ng Baksha, hindi siya nagkakaroon ng cooldown. So, masakit yon kapag tatangkihin mo. And if ever magiging mage build yung Baksha, pwede rin. Magiging, may burning sensation as you want to call it. Let's see. Ano nga SS niyan? Tortoise Po Science. Tortoise Po Science. Ay! Mage type, which is, saan ko ba nakita to? Sa Indo ko to una nakita yung ganito nung MPLI, naalala ko to. Sa Ronin.
Ronin esports. Indo muna yung nauna, tapos yun nga, yung continuously nakikita natin na coreback siya, yes, that was JNA. Kaya pag sinabing JNA before sila mag ano no, magwatak-watak, sobrang respect ban for the backsha core. Tama. Ganyan eh, pag nakikita nilang ako yung kalaban sa ano, sa Alice, talagang sobrang respect ban. Ito na, para sa ating match point for the side of Arkangel, Super Moonton going against Team Payaman. Pause muna. Ang binueluhan eh. Binueluhan natin, tapos biglang ano, pumos muna. Ayan. Oop. Ayan, ulit ako, di ba? Ayan. Nakita na yung ano, malaki nga ano. Oh. Anyway, guys, comment nyo lang dyan kung sino sa tingin nyo ang gusto nyong manalo. And don't forget to check the pinned comment para supportahan din yung ating Prime Goods PH. Malay nyo, kayo na yung susunod na manalo ng keyboard AK-33 Gaming. Ayan. Kasi sabi ko, parang baril yun eh. AK-47. Kasi alam mo, as a FPS player. Anong bala ng AK-47? 3.6mm. Mali. 7.62. Nung kasi before, may tinatawag tayo na bullet extender. Sige, ilusot mo. Ilusot mo lang. Pero eto na, babalik na nga tayo dito sa ating round 2 for series number 4. Still, Arkangel Super Moonton versus Team Payaman. And going back, masyadong maaga, aggression. Kasi that is even, this is Matilda for you. Whereas Reggie together with 2, makikipagbaluhan. Bibigay lang naman ni Reggie yung kanyang aso para silipin yung kanilang purple buff. Pero kasi inagahan din nila yung pagkuha agad-agad. Alam mo yung mga kailangan, ano eh, maaga ka talaga. Mas okay ng maaga kesa sa masipag dahil mas maraming makukuha yung mga maaga. At speaking of maaga, tinan mo naman, drive through agad. Etong si Baksha, dun sa purple buff ng Team Payaman, nilalansi-lansi nila. Yung Team Payaman dito, pero nakaramdam kasi sabi namin nararamdaman kami dito. Mukhang nagtagumpay ba in terms of invade ang Team Arkangel? Let's see kung anong mangyari. Nagtagumpay nakuha! Ba? Nakuha! Yes! Nakuha ni Saksha! Yung drive to niya, nakuha niya agad-agad. Hindi na siya sinabi, sir, wait ka muna sa parking. Hindi! Walang ganun! Nakuha niya agad! Agad! Express! Katulad na lang kapag umorder ka mismo sa Prime Goods PH. Same day! Online man yan, pero same day delivery. Ganun ang kanilang benta eh. Pero look at that arrow! Hindi naman kukonekta, nag-flicker na rin. Mainit ang tarima. Si 2 ang gusto nilang tuldukan ng buhay. Dalawa pa nga, Tortoise Pusan. Pinapok na rin. Super Saksha, nandito na rin. Unang mamamatay si Reggie. Oh! Ang game, Bobby Trick! Nag-flicker out lang naman dito si Escalera para hindi siya madiskaril at tuloy pa rin ang kanyang karera. Buhay na buhay pa rin ang Selena. Magbabakaway naman muna siya, pero mag-iiwan muna siya ng souvenir. May trap din. The shaken and bacon na nanggaling kay Escalera. Alam mo naman pagka sa Escalere, unang bitaw mo, piso, susunod dos, tres. Ganon ang Escalera, paangat ng paangat para mas malaki ang kamig para sa Arkangel Super Moonton. Look at this instant replay. Of course, hatid sa inyo ng Palaboy Cup Season 4. Eh, no? Hinintay niya with the triangle and on point lang talaga yung kanyang pag-flicker dito. On point din yung pagkuha ng Arkangel getting that first turtle at umabante sila. May invade si Chessman. Eh na nga, si Chessman may iipad ng apat. Look at that, oh, Matilda, the express BB tawan, pero magda-dash-dash-dash away lang naman siya. Yung puncture niya, nakasurvive pa rin naman, pero with that, wala ang core hero, nag-recall muna siya, pwede nilang chipuyin, pwede nilang umitin mismo yung orange buff, knowing na meron din namang red 3 si Baksha for quite some time, or parang hindi niya naman mismo ginamit eh, kasi dalawa silang dumalaw doon sa may orange buff. Sandwich method ang gustong gawin ni Super Joy Boy na may pakpak ngayon, pero dahil nandiyan na si PNK, sasamahin niya si Key, hindi muna sila magko-commit, pero parang maglalansi-lansihan lang sila. Eh, alam mo, tinitignan ko kanina, no, hindi lang pala ang Arkangel may shaken and bacon, pati pa rin itong Team Payaman. Now, yung idea na ginagawa mismo ng Team Payaman, very aggressive. Si Chessman, ano yun, sugal yung ginawa niya, ganun siya kalalim. At nag-i-invade, siya lang mag-isa mismo. Going against the Arkangel Super Moonton na palalim ata itong Benedetta. Trying to go away against the Tams with that burning sight. Arrow! Boop!
hindi siya kumunek dito sa setupan sana nila the two-man rotation. Make it three onto the bottom lane. Pero ito na nga, dahil nagkakaamuyan lang din naman, nagkakabuyuktuhan. Pero yung Lord or yung mismong Doktor andun pa rin, buhay na buhay. Naging fail yung gank nila. Pero team pa yan naman. On the other hand, sila yung makipag-gankan dito onto the top lane. 4v3 situation. Escalera would go for that backline. Pero look at the drill word manipulation. Napilitan na nga siyang i-cancel. Kasi bad situation. Si 2, nalagutan na nga ng hininga dito. Another one. Isa, mamamatay din si Reggie. Isa-isa silang tumutumba. Wala mang order, pero sunod-sunod din silang mini-murder. Ito na naman yung another arrow kung wala ito kay Key. Pero magda-dodge lang din naman siya with that brilliant. Si Sasha hindi nakatalon. Masyadong makapal yung bato. Hindi tumalab yung paggulong mismo. In-interview talaga sila ng isang mabilis eh. Ng Archangel Supermon Ching. Kanina kinukulit-kulit nila. Hey! Labas ka naman dito, Kari. Nung lumabas yung Team Archangel, yung Team Payaman, pinagbigyan para naging isa sa mga ano, yung mga bisita ng Archangel. Sila pa mismo yung napa-atras and two man down yung kapalit nun. Hindi nila kuha yung mismong atake nila with that carry. Sila pa yung nakuhaan dito. Grabe, yung counter punch mismo ng Archangel Super Monching. Alam mo kasi yung gawain na ginagawa dito ng Archangel, no? Ganon din naman yung ginawa ng Team Payaman. Kaso nga lang, nagkaunahan eh. Yung, kumbaga, pabilisan lang din ng reflexes at saka ng rotation. So, still, that would be in favor of Archangel Super Munching. Though, commitment-wise, maganda yung bigayan nilang dalawa. Kaso yun nga lang, objective-wise, and even yung kills, nakukuha or lumalamang yung Archangel. Even getting the turtle buff. Ngayon, Prof B, sino pa nga ba ang kinakailangan mag-rise up? Chessman, yes, maganda yung KDA na 0-0-0 as for now. Pero kasi hindi pa siya nakakakuha ng kills. And even the guiding win coming from Super Joyboy, talaga naman mapapa... Oy, hoy, lakoy ka talaga. Ito, natutukan na naman yung buhay niya. Magde-depensa lang naman sana siya sa mid. Alam mo, si 2 yun, kailangan mag-step up dito. Kailangan niya gumo, especially yung kanyang real-world manipulation. Ito na, lumipad, circling eagle to go away against the 3-man rotation ng Team Payaman. Good pick off ang ginawa dito ng Team Payaman. Walang kasagutan ang Archangel. As of now, 4-2 ang ating score, around 6 minutes into our game. Dikit pa rin ang gold. Laban na to ng Turtle, which is yung pinupuruhan ng dalawang team. Hinahayaan ba nila the one-on-one with the Great One Tams against that Baksha, or babalik lang for that Benedetta against Tams, dahil kailangan nila mag-commit ng 4 versus 4 dun sa Lord for the, I mean, for the Turtle for the next 45 seconds. Kasi hindi nila masyado na-address din eh. Alam mo yung tanong mo kanina, no, si Sway, kung kakayarin niya nga ba makipag 1v1. As of the moment, I believe no. Especially kung sino man yung mapipili niya. Kung Baksha, well, Baksha does have its passive na manindigate na yung healing galing or yung pag-sustain mo mismo sa sarili mo. So, I believe you cannot do that. Ito na naman si 2, binabakbakan nila. Pero tingnan mo, circling eagle sa mukha. Inuldukan siya. Nag-landing agad-agad sa kanya. At dahil doon, si Reggie naman yung umasa. Sabi niya, ako na muna yung sasalutol. I got you. Turn Rose will be committed onto the middle lane. Si Chessman, nasukat yung triangulo. Pero hindi rin naman siya papasok dahil yung panangulo na sinasabi mo nga kanina, no, masyadong delikado dahil nandun na mismo sa may tore, hindi na pwedeng asimin. At aabante naman dito ang Archangel Super Munching, getting ready para sa first, I mean, third turtle para sa ating laro. Team Payaman, hindi na nila yung contest. Looking the movements, ayaw na nila muna lumaban. May pagkat ang Tams, kumat din. That's a mirror move na pinapakita ni Dr. Maxil PhD against kay Sway. No more Super Saksha rotating. Bang! Nabangga! Binangga, tapos ito na nga, maraga sa Alekto, final blow, bibitawan, vengeance din. Ooh, naman ang kanyang kakasapiran. Dito na yung mga tropa, apat, ang laban ganda sa tatlo, real world manipulation, binitawan na rin, napatay na rin naman ang doktor. Ngayon, the doctor is out, you need to clock out, pero dumobol kill. On the other hand, si Chessman, nag-aantay lang pala ng perfect timing. Itong sila ang silot, kasi kita mo na, ang ganda nung pag-double kill, at saka yung real world manipulation na binitawan nito. Dumudumudumudum. Double kill! Sabi nga ni ano eh, si JMPC, now pinupuruhan nila yung gitna right after nilang i-punish yung kanina sana sa bot, babawiin nila in terms of tower or yung kanilang objective, which is mali ng likuran. Etong Selena, nagkaroon ng kumpiyansa ang Team Payaman. Aabante pa sila sa gitna para ma-open ang mga buff ng Archangel Super Munchie.
Pero parang hindi muna nila gagawin yun, Prof. B, kasi ang gusto nilang gawin dito, no, bottom lane, wise, itong si Thams, pwede pa naman niya i-push yun or i-clear mismo yung bottom lane. Whereas, eto ha, si Key or itong Lunox, hindi pa natin siya napapansin for the skirmishes. Most likely, kasi kung i-check mo yung items, hindi pa rin siya masyado masakit. Look at that, meron pa lang siyang Genius 1. So, another thing, siguro yung next niyang i-build could be that Lightning Truncheon, considering na meron na siyang Crystal. So, hindi pa na-witness yung pag-shred. That is one of the reasons why itong si Super Saksha, freely lang siya nakikipag-roaming in the deep. Ito na, speaking of rolling, umiikot na rin dito ang Arkangel, Super Monching, Team Payaman, reaction moment dahil palabas na ang Lord. Tignan natin kung sino una makakapwesto. Abang-abang lang muna para sa Team Payaman. Arrow, checking, as well as yung mga positioning dito. Walang idea, I believe, ang Arkangel kung nasaan ang ibang mga member dito ng Team Payaman. If ever man maligaw sa damuhan, tsaka sila babakbak dito. Ito na, with that arrow. Ayun na nga, si Key yung tinamaan ko. Cosmic Vision, bibitawan. Pero yung order was that brilliant. Bibitawan niya rin naman para makapag-dodge siya. Pero with that opening, ganun yung gagawin ng Arkangel para makuha. Real world manipulation. Andito na rin, nakamanipula sila. Flicker naman ni Kokomedy, Super Joy Boy, kasi masyado siya napalalim. So yung mga member ng Arkangel, Super Monching, yung umpisa nila, na-reset ng a little bit. Pero andin pa rin eh, one step away yung Lord Cotterant Inferno, kinasa na rin. Pero yung Lord mapupunta kay Super Saksha. Araw kumanek na kay Chessman, nandun din naman yung pagtarak na meron kay Super Marco. Kaya boom! Ganon yung nangyari sa buhay niya. Nag-zit lang bigla to zero. Electo final blow, bibitaw na naman ng doktor na kanina pa nanunungkit lang. Kahit na nandun sa gitna ng dalawang tore, hindi siya nagpapapunit. Meron pa yata ang continuous fight na mangyayari. Grabe yung pinakita doon ni Chess. Siya yung Chess, pero siya yung namamate ng side dito ng Arkangel Super Monching. Lord is marching onto the bottom lane. Umaabang na mismo ang Team Arkangel. Depensa for the side of Team Payaman. Mukhang mainit ang gagawin dito ng pasok mismo ng Arkangel Super Monching. Hindi, sabi na joke lang muna. Inulbukan muna namin, basagin ng tore nyo, try to poke, and naramdaman nila hindi pa nila kaya buwagin yung depensa na binubuo ng Team Payaman. Now Arkangel resetting back to square one, two nilapag na ang kanyang re-manipulation, pero napakatras siya ng mga miyembro dito ng Arkangel Super Monching. Andun na yung kasing kanyang cage match na binibitawan, no? Pero minsan kasi may mga skirmishes na medyo hindi sapat. Like for example, bibitawan yung Real World Manipulation dun, pero hindi maganda yung kanyang posisyon. Dr. Maxfield nandito pa rin naman, pero buhay na buhay pa rin. Pero going back to the concept, si Chessman, no, ang ganda ng paggalaw niya. Nagiging isa siyang bishop. Yung mga pag-triangulo, yung pag-slant niya, ang ganda ng magtuso. Kaso yun nga lang, pagtitingin siya sa likod, nagkakaroon ng pagkakakulang. At siya na nga mismo yung nakukulong sa ganon. Electo, final blow, bibitawan. Pero look at that, andun lang yung sight. Samantalang si Kari, o ito mismo si Marco, nag focus lang sa Oha Birds niya, which is going to be yung kanilang middle inhibitor turret. Andun lang eh, kiklear lang din nila. Most likely, gustong mag-push itong Arkangel Super Monching. Grabe, yung mismo pinakita ng movement ng Arkangel. Yung pala yung pinaka-idea nila is, first, Lord, is to make sure na wala lahat ng outside turret ng Team Payaman. Checking para sa items dito. Tinan mo yung build dito ni ano ha, ni Super Marco with that Windtalker, Endless Battle. Most likely, fast-paced push ang gusto nila ipinakita dito. Arrow will connect kay Kupa. They want to take down, diba? Ang aso dito, abate ba ng likuran? Pero may pag-bashing-bashing. Look at that Phantom Sludge. Kinumit nga naman. Pero the Doctor still won't make it. Kasi nga naman, kinakailangan niya mismo mag-baby steps lang. Hindi pwedeng mag-overcommit. Yung mga minion waves ng Arkangel Super Monching, unti-unting tumatawid. Pero kasi nakiklear din agad-agad ng Team Payaman. Pero going back, sino nga ba ang kinakailangan pa mag-rise up for the side of Team Payaman? It is given si Chess. As of now, 12 minutes or be it 13 minutes into the game, hindi na siya masyado makakapag-penetrate. Pwede si Super Joy Boy, pero positioning-wise, ang ganda kasi ng mga pwestuhan na meron si Super Joy Boy or this Matilda. Because of that, pwede naman mag-rise up na as of the moment, si Lunox or itong mismo si Key, which is hindi pa natin masyado nararamdaman as of now. Alam mo, yung idea about Lunox, actually, yun nga eh. Yun rin babanggitin ko sana kung sino kailangan mag-rise up. The clutch moment, using that Ruby D display, eh, somehow kaabang-abang.
Kasi once na-destroy nila yung main DPS, which is etong si Super Marco or etong si si Dr. Maxil or etong si Kram, mararamdaman ko mapapa-atras ang Archangel Super Monching. Yun yung kailangang ipakita. Kailan ilalabas nga kaya dito ni K ang kanyang Super K movement? Baka tinatago pa kasi kinakailangan muna ng perfect timing. Takdang ano daw, sa takdang panahon. Pero kasi ngayon, nagiging takdang pananong kasi hindi pa natin mahanap kung nasan nga ba yung damage na dapat na maaasahan natin mula sa kanya. Pero with that, Archangel Super Monching, habang hinahanap yung damage na magmumula dito kay Lunox, hindi na nila aantayin pa yung mga ganong chance. Rather, punch after punch, objective after objective, this Lord will be taken by Archangel Super Monching. And looking at the map, papansinin mo, eskalera, nakaantabay lang siya doon. Onto the top lane, si Dr. Maxwell naman ang magpapareact para sa mga miyembro ng Team Payaman na nag-commit ng dalawa or be it tatlo sa kanilang large kills or their ultimates. Walang brilliance ngayon itong si Key. Mahihirapan siya. Lumalakad siya mismo doon sa 30th. Ito mismo ang nilandingan nito ni Matilda at unti-unti rin silang nalulusaw. Tumutumba. Puncture will be committed. Pero still not enough. Chessman, gagamitin niya lang yun para makatakas yung Lord. Tumatawid na sa may middle lane. Tingang malalim para sa side ng Archangel Super Monching. Slow na muna natin. Eto na ang Lord, walang real world manipulation for the next 15 seconds. Tatalo na ang Lord. Bebuelo rin ang Archangel Super Monching. Sino unahin nila? Nasaan ang defense? Pinapakita mismo ng Team Payaman. Eto na, real world manipulation. Pinitawan na nga nila yung Lord na dito na sa may ilalim mismo ng cage match. Pero it is a no match dahil yung Lord mapipigtas din naman agad-agad ng Team Payaman. Buhay na buhay pa rin. Pero yung araw kumonekta sa mukha. Ngayon kinakailangan na muna mag-back match. Feel the airline is there. May pagnat-ngat para kay Key. Certes Quisance. Pinitawan na rin naman ni Super Saksha na nagiging Super Baksha. Pero hindi pa rin naman niya binibitawan yung chance para nga nang maklear na finally yung minion wave. Tingnan mo yung carpet na nilalatag lang nito ni Sasha para sa mga miyembro. Winawas-iwas lang nila eh. Most likely, nahihirapan ang Team Payaman as of now, Prof. B. Kasi kung mamantakin mo ah, si Reggie, yes, there are traps. Pero kasi yung mga traps, tinatapakan lang din ni Sasha. Nagro-rolling in the deep lang siya with objective. Yun nga yung mismong ginagawa talaga ng Archangel Super Monching is maging madamot na muna tayo. Walang magbibigay ng additional objectives na maaring kunin dito ng Team Payaman. Checking into the items, nagkabentahan na ha. Dito si Matilda removing that, I believe that's a immortality na tinanggal niya dito. Papalitan niya ng next defensive item. Escalera doing a great job kung paano siya magpakawala ng arrow dito. Now, for the next 100 seconds, they can go for a push or ang Archangel mag-iingat to make sure to close the game. Antay na muna natin ang next Lord. Alam mo kasi itong si Matilda, no, kahit tinanggal niya mismo yung immortality na yun, kasi na-consume na eh. So, that would be down for around 60 seconds. So, para magkaroon siya ng silbi, kinakailangan mas mabilis yung gawin niyang reflexes wherein pwede siyang mag-build for another item para hindi maging futile yung isang slot because every slot counts. Every item counts. And speaking of counting, ito na nga yung 1, 2, 3. Nagkayabagan na nga sila. Bagay na bagay at punay na nga nagkapit-pitan dahil siya yung unang mararatay at mamamatay. Super Marco! Ito ang ayaw mong mangyari sa isa sa mga damage dealer nyo. Namatay na nga siya pero Chessman on the other hand ang matutuldukan at nayapap na nga siya. Pero tingnan mo nga naman, tuloy-tuloy ang paglagabaw si 2. Nakapatay na and a mega kill already. Super Saksha at si Escalera na lang ang natitira pero mapapatumba pa ba? Proc ang immortality mismo ni Super Saksha samantalang si 2 andun lang sa may Gedli nanunungkit-tunggit. And there you go, Prof. B. Escalera ang natitira para sa side ng Archangel Super Monching. Is this the comeback that we've been waiting for Team Payaman? Actually, hindi pa. Window of opportunity pero hindi pa ito yung pinaka-comeback kasi kung titignan mo, death timer still up, sakto lang, pagkabuhay nila buhay din ng Lord dito, makakuha sila ng isang core dito sa gitna, movement wise still going for the side ng Archangel Super Monching, ang Team Payaman they need to show yung mga minions nila dito to get ready para sa paglabas ng Lord for the next 9 seconds. Aabante naman ng Archangel. Alam nila eh, kailangan nila Lord to close out the game kasi ganun na rin kainit
etong tanks na kinakalaban nila na hindi nila mismo mapatumba kahit tatlo o apat na silang pumipwersa. Ang sakit din kasi nung life steal na meron ito si Sway no more. Eh. Talagang pwede niyang tankhin. So long as hindi nag-focus sa kanya lahat-lahat. At eto na nga no, Team Payaman, pinapwestuhan na nila mismo itong Lord Pit. Lord Dance would happen, I believe that could happen around 2 minutes if ever magko-contest aggressively ang Team Payaman. Pero with that being said, ready na tapakan yung trap niya. Maglalagay lang siya ulit ng bago para nga naman matantusan at magkaroon sila ng CCTV na anytime, anywhere, 24/7 magkakitaan sila. Pero may pagpektus na naman sa mukha. Super Sasha, ito ang inuuna. Gustong-gusto niya mantakin mo. Denied na nilang dalawa. Dr. Maxfield, kapay nakapatay yung lance. Sila nandun sa ibang nalikod. Tornos will connect. Pero Electo Fanablow, bibitawan din naman, Continent Inferno, Team Payaman, and the rest of the gang should really go back. Para nga naman, syempre, kailangan nilang mag-regen. Pero as you did mention, wala silang retry. Wala silang retry. Pero mukhang minamadali ng Lord. They want to go for the reset. Alam nila na wala silang retry. At kumanda naman ng Team Payaman dito. Naku, sila ang bumawas. Pero retry is up for the side dito ng Team Payaman. Most likely, malaking chances na makuha to ng Team Payaman. Aabante etong si Tambuichis, yung kinakatukutan nila, jumping in with that Lord Snatch na nanggaling mismo sa Team Payaman. Lancelot is doing it for Team TP. Yun na nga yung ginagawa niya. Kung kanina pa bishop-bishop lang siya, yung queen niya nakain na, yung pala may mga pawn siya na inaabante para makuha niya ulit yung queen pabalik sa kanya. Ganon yung ginawang kalkulasyon ng Team Payaman. Chessman, yes, yung kills kanina hindi naman masyado nagmamatter. So long as ma-minimize mo mismo yung death na nararamdaman mo. For example, para makakuha ka ng mga arsenals mo. And with that, Team Payaman, nakuha na nila ngayon yung Lord. Pero katulad nga nung tinanong ko sa'yo kanina, Prof. B, would this Lord suffice para ma-secure nila itong round 2? Actually, no. Hindi pa to sapat. Kailangan may next wave pa. Unless gumawa ulit ng miracle play, etong si C2. Yung kanilang Mr. Real World Manipulation. Aabante na ata sila dito. Real World Manipulation, medyo late na pre-knock, pero just the right timing at napatay si Super Marco, wala rin si Super Sasha. And there you go, Profi, we are heading for game number 3, Netmai ang pangyayari. Grabe, yung binaliktad mismo, kala ko wala nang gana kanina, pero biglang uminit. And kung titignan natin doon, si Super Saksha, let's say, specifically etong si Baksha,